Kumusta mga grade 8 student? Welcome sa School Career 101. Sa video na ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa grade 8 Araling Panlipunan, Kasaysayan ng Daigdig, Arali 9, ang Heograpiyang Pantao, Tampok ang Relihiyon at Lahi. Ngunit bago tayo magpatuloy, kung bago ka muna sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe sa School Career 101. Pakiclick mo na ang icon sa ibaba at doon mo makikita sa playlist section ang ating mga Araling Panlipunan Grade 8 Kasaysayan ng Daigdig Crash Course. Pwede mo itong gamitin at pwede mo itong gamitin sa iyong pagre-review kung ikaw ay naghahanda para sa isang quarter exam. Pwede mo itong i-binge watch mula Aralin 1 hanggang sa kasalukuyang aralin para magamit mo sa iyong pagre-review o isang pagbabalik-aral lang. Welcome ulit sa School Career 101. Tampok sa aralin natin sa Aralin 9 ay ang Heograpiyang Pantao. Tampok dito ang relihiyon at lahi. Sa Aralin 8, pinag-aralan natin ang unang bahagi ng Heograpiyang Pantao at yun ay ang wika. Ngayon ay pag-aaralan natin ang karagdagan pang mga saklaw at yun ay ang relihiyon at lahi. Magsisimula tayo. Narito ang iilan sa dapat nating tandaan. Una nating tatalakayin ang tungkol sa relihiyon. Narito ang mga dapat tandaan tungkol sa relihiyon. Ang relihiyon ay isang kalipunan ng mga paniniwala at ritual ng isang pangkat ng mga taong tungkol sa isang kinikilalang makapangyarihang nilalang o Diyos. Pangalawa, nagmula ito sa salitang religare na nangangahulugang buuin ang mga bahagi para maging magkakaugnay ang kabuuan nito. At yon ang una at pangalawang dapat nating tandaan tungkol sa relihiyon. Meron tayong mga importanteng katanungan na dapat din nating masagot nang sa gayon ay malaman natin ang mga mahalagang kaalaman tungkol sa relihiyon na dapat nating tandaan. Unang katanungan, paano nakakaapekto ang relihiyon sa pamumuhay ng tao? Tandaan, ang mga paniniwalang nakapaloob sa sistema ng isang relihiyon ay nagiging batayan ito ng pagkilos ng tao sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Tandaan ang kasagutan na ito na ang relihiyon ay nakakaapekto sa buhay ng tao dahil ito ay nagiging batayan sa pagkilos ng tao sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Kahit ang ating mga ninuno ay mayroon ng sistema ng mga paniniwalang nagsilbing gabay sa kanilang pamumuhay. Sunod, isa pa sa dapat nating tandaan tungkol sa relihiyon ay ang katanungan na ito. May pagkakaiba ba ang relihiyon noon at ngayon? Malaki ang pagkakaiba ng relihiyon natin at sa kasalukuyan kumpara sa relihiyon ng ating mga ninuno, sapagkat ang relihiyon natin sa ngayon ay organisado at may sistematikong mga doktrina. Ano ang naging papel ng relihiyon sa buhay ng tao at paghubog ng ating kasaysayan? Pinapaliwanag sa bahaging ito ang naging papel at malaking bahaging ginampanan ng relihiyon sa paghubog ng ating kasaysayan. Mayroon bang kinalaman ang relihiyon sa paghubog ng ating kasaysayan? Narito ang kasagutan. Sa kasaysayan ng daigdig, naging malaking bahaging ginagampanan ng relihiyon sa buhay ng tao bilang individual at kasapi ng isang lipunan. Naging malaking salik ito sa pagtatag at pagbagsak ng mga kaharian at pagkasawi ng maraming buhay. Dahilan din ito ng pag-unlad at pag-iral ng mga kultura. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling malaking bahagi ng buhay ng tao ang relihiyon. So pinapaliwanag sa kaalaman na ito na sadyang napakalaking bahagi ng ginampanan ng relihiyon at may malaking bahaging nangyari ang relihiyon at epekto nito sa paghubog ng ating kasaysayan. Nagiging dahilan ito ng pag-unlad, pag-iral ng mga kultura, pagbagsak at pagkasawi, pagbagsak ng mga kaharian at pagkasawi ng mga maraming buhay. Matutunghayan ninyo na totoo ang kaalaman na ito kapag napag-aralan natin ang mga sumusunod na aralin sa darating pa na panahon.
Narito ang datos tungkol sa pangunahing relihiyon sa daigdig. Ating alamin, sa kasalukuyan, ang relihiyon na may pinakamaraming tagasunod o ang pinakamalaking porsyento na may maraming mga tagasunod ay ang relihiyong Kristiyanismo. Ang relihiyong Kristiyanismo ay binubuo ang 31.59%. Pumapangalawa dito ay ang relihiyong Islam na binubuo ng 23.20% ng mga tagasunod. Pumapangatlo ay ang relihiyong Hinduismo na binubuo ng 15%. At pumapang-apat ay ang Budismo na binubuo ng 7.10%. Ang mga non-religious naman ay binubuo ng 11.67% at ang iba pang mga relihiyon ay binubuo ng 11.44%. So yun ang mga datos, mga pangunahing datos ng mga pangunahing relihiyon sa daigdig. At ito ay Kristiyanismo, Islam, Hinduismo at Budismo. Nararapat na ito ay iyong tandaan. Ngayon ay pumunta tayo sa pangalawang aralin natin at yon ay ang tungkol sa race o lahi at pangkat etniko. Tandaan, narito ang una nating dapat tandaan tungkol sa race, lahi at pangkat etniko. Maraming natatanging paglalarawan at katangian ng mga taong naninirahan sa daigdig. So ano nga ba ang race o lahi? Ang race o lahi na tumutukoy sa pagkakakilanlan ng isang pangkat ng mga tao, gayon din ang physical o biological na katangian ng pangkat. Ilan pa sa mga mahalagang kaalaman? Ang salitang etniko naman ay nagmula sa salitang Greek na ethnos na nangangahulugang mamamayan. Ano ang mahalagang katangian ng isang pangkat etniko? Paano natin masasabi na ang isang pangkat ng tao ay makikilala natin bilang mga pangkat etniko? So tandaan na sa isang pangkat etniko, ang mga miyembro ng pangkat ay pinag-uugnay-ugnay ng magkakatulad na kultura, pinagmulan, wika at relihiyon. Kaya naman sinasabing maliwanag ang kanilang sariling pagkakakilanlan. So, ibig sabihin, ang lahat ng miyembro sa isang pangkat etniko ay aasahan natin na may parehong pinagmulan ng wika, relihiyon, at magkakatulad na kultura. Kung kaya't sinasabing maliwanag ang kanilang sariling pagkakakilanlan. Anong suliranin ang kinakaharap ng mga tao sa daigdig tungkol sa race o lahi? Maraming eksperto ang bumubuo ng iba't ibang klasifikasyon ng mga tao sa daigdig. Ngunit marami rin ang nagsasabing nagdulot ito ng kontrobersya sapagkat maaaring magpakita rin ito ng maraming diskriminasyon. Tandaan natin ang tungkol sa racial discrimination. Para sa karagdagang kaalaman, pwede kang magkaroon ng research tungkol sa racial discrimination. Tandaan na sa aralin na ito, mahalaga na iyong tandaan na ang race at lahi batay sa ating aklat ay sinasaad daw na nagdudulot ito ng kontrobersya sapagkat ang pagkakaroon ng race o lahi ay maaaring magdulot ng diskriminasyon. Maraming salamat. Ngayon kumuha ng isang papel at sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Ngayon ay handa ka na para sagutin ang ating mga katanungan para sa iyong refleksyon. Narito ang ating mga sumusunod na katanungan. Unang katanungan, paano nakakaapekto ang relihiyon sa pamumuhay ng tao? Pangalawa, may pagkakaiba ba ang relihiyon noon at ngayon? Pangatlong katanungan, ano ang naging papel ng relihiyon sa buhay ng tao? Pang-apat na katanungan, ano ang naging papel ng relihiyon sa paghubog ng ating kasaysayan? Panglimang katanungan, ano ang race o lahi? Pang-anim na katanungan,
ano ang mahalagang katangian ng isang pangkat etniko? Pangpitong katanungan, anong siluranin ang kinakaharap ng mga tao sa daigdig tungkol sa race o lahi? Maraming salamat at yon ang iyong mga gawain para sa Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig, Araling 9, Heograpiyang Pantao, Tampok ang Relihiyon, Pangkat Etniko at Lahi. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel School Career 101 para sa mga future aral videos. Magkita-kita tayo para sa susunod na aralin at yon ay ang Aralin 10. Maraming salamat and don't forget to subscribe to School Career 101.